up mga Kastelic? Welcome once again sa isa na naman napakabuluhang konteksto ng ating channel. Today, pag-uusapan natin ang void gut, bubble gut, jade gut, extended gut, palumbuisan o paglaki ng bituka. Pero bago lahat ng mga yan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe and hit that notification bell button para updated ka ASAP sa lahat ng content upload natin mga Kastetics. So ngayon, sisimulan na natin. Palumbuisan. Ito ay pinasikat ni Dave Jumbo Palumbo. Siya ay isang retired na bodybuilder who used to compete on a national level. His nickname, Jumbo, reflected his competition weight na 300 pounds. So malaking tao talaga siya. He competed from 1995 to 2004. Ngayon, bakit ko siya minention? Dahil sa kanya, naging prominente o naging sikat ang tinatawag natin ngayon na roid gut o palumbuisan na nanggaling sa kanya mismong pangalan. Roid gut o paglaki ng bituka. Ito ay dahil sa overconsumption o sobra-sobra pagkain ng carbohydrates in particular. So kasi mga bodybuilder na yan, yung sobrang malalaki, high level na guys, mga 3,000 to 4,000 calories and above ang kinakain nila sa isang araw. Increased caloric needs, yan ang kailangan nila para ma-maintain yung size nila or pagiging masiban na bodybuilder or mass monster na tinatawag natin. So, given the fact sa mga bagay na yan na sobra pagkain, tandaan mo, guys, same lang tayo ng size ng pancreas o tinatawag nating lapay. Kahit gaano kakalaki, kaliit na tao, same lang din ang size ng pancreas natin. So may limit ang pancreas natin. Okay? Ang nangyayari ngayon, na-overwork ang pancreas natin na nagpo-produce ng insulin para sa homeostasis o pag-level ng blood sugar natin sa katawan. Okay? Pag nangyari yan, nagkakaroon tayo ng insulin resistance o pre-diabetic symptoms. May kita natin yan sa image dito sa PubMed. Okay, so ganito guys. Para makita nyo maigi, ang ibig ko sabihin, ito ang image comparison. So from left, may kita nyo normoglycemia na image. Okay, versus on the right, yan yung tinatawag natin na hyperglycemia. Okay guys, yung hyperglycemia na yan, yan yung issue. Okay? Yung issue niya is pagkakaroon ng extreme type of bloating from delayed gastric emptying. So yun na nga, nade-delay ang lahat as you can see from the image. At pag nag-delay na yan, nagkakaroon ng overgrowth or bacterial overgrowth doon sa ating intestine na pwedeng pumunta sa small intestine. So nanggagaling siya sa large intestine, dahil sa bacterial overgrowth, nakakaroon na rin yung small intestine natin. Hence, pag nangyari na yan guys, dumami na yung bacteria sa small intestine, yan ay pinatawag natin na palumbuisan or GH gut. Okay? O paglaki ng bituka. Sa pag-push ng boundaries ng digestive health, okay, sa pin-push natin yung limit ng digestive health natin to reach a certain size, okay? To reach a certain size para maging mass monster, ito yung pwede natin kaharapin. Okay? So aside from overdosing, overdose din ng pagkain. Yan ang magiging resulta ng roid gut or GH gut. Okay? So makikita nyo yung reference natin dito from Healthline. Is it reversible? Sa tingin ko, naagapan naman siya. Guys, so advice lang dun sa iba na medyo na-experience to ngayon siguro or sa mga gustong mag-try mag-GH or mag-roids, anything, performance-enhancing drugs. Guys, hindi ako doktor. Disclaimer nga pala, kailangan nyong magpa-check up sa medical expert or sa mga doktor if ever na gusto nyo gumamit ng mga PEDs or performance enhancing drugs guys, kasi seryosong bagay ito, kailangan alam mo to, hindi yung basta gumagamit ka lang. Hindi ako against dito guys,
Ang sa akin lang, eh, tamang paggamit, guys, para hindi makasama sa katawan nyo to. Okay? So, naayos ba siya? Sa tingin ko, oo. Kasi as you can see, dati, si Roy Lee Winkler, noong 2015, guys, sa makikita nyo, guys, ang laki ng difference. Sobrang halata yung roid gut niya, palumbawism, or paglaki ng bituka. Kitang-kita nyo naman sa pag-flex niyan, 2015 Arnold Classic versus Arnold Classic 2019. So guys, reversible siya. So, sobrang ganda ng presentation niya na napaliit niya yung chan niya, guys. Naging champion si Roy Lee Winkler in 2019. Okay? So, may pag-asa pa. Hindi kasi ibig sabihin na roid gut, lumalaki yung bituka. Hindi yun yung case natin eh. Lumalaki yung buto and other parts pag gumamit tayo ng growth hormone or GH. Okay? But not necessarily making your intestines big. Okay? Not necessarily yun yung case ng roid gut or GH gut or palumbawism o paglaki ng bituka. Yun ay dahil sa overconsumption ng carbohydrates in particular. Okay? This mostly happens with massive bodybuilders o yung mga masiban na massive builder, yung overdosing, yung malalaki talaga guys, yung mga nasa 300 plus pounds pataas and competition weight nila is mga nasa around 270 pounds. Pero ang height nila mga nasa 5'9", 5'8". So, sobrang laki talaga nito guys. Imagine yung gano'ng kalaki ang itsura nila with that weight. Pero with that being said, imagine nyo din kung gaano kadami ang kinakain na carbohydrates nito para ma-maintain ang caloric maintenance ng ganong klaseng size. Okay guys? So, yung age din, nagiging factor din yan, ng age ng bodybuilder. Okay? Tinatawag din siyang career ender mostly ng mga bodybuilder. Kasi syempre naman, kapag lumala na yung GH gut ng isang bodybuilder to the point na irreversible na siya, guys, sa tingin nyo magiging aesthetic pa ba siya tignan on the stage? Yan nga yung pinagtatanong. In particular, the bellies. You reference some of these guys who look like bottles. That they were just misshapen, kind of, you know, not really the ideals of what bodybuilding should be all about. Do you feel like the changes that you implemented into your shows has helped in that respect over the last 2 years now? Kaya pa palang ayusin, guys. Okay? Sa pamamagitan ng pagbawas. Bawas lang ng carbs, bawas lang din ng mga tinitake nila mga PEDs. At sa tingin ko, maaagapan pa yan. So, bakit wala sila Arnold Schwarzenegger dati na ganung klaseng mga cases or symptoms noong mga panahon nila? 1970s, which is the golden era of bodybuilding, guys. Hindi pa kasi ganun kadami ang tinitake nila mga PEDs. Okay? Hindi pa ganun kadami. And hindi pa nagsisimula yung tinatawag nating masiban na bodybuilder or massive bodybuilders, which started from Dorian Yates, guys. Diyan nagsimula ang mass monster o pagiging masiban na sinundan ni Ronnie Coleman and the rest to the present. Okay, guys? So, yun, no? Naagapan pa siya. Basta, guys, maging responsable lang tayo sa mga bagay na iniisip natin. Kailangan mga ganitong klaseng desisyon. Eh, pag-isipan natin over and over again. Kung talagang desidido ka na na sumabak sa pinakamataas na level ng bodybuilding, why not? Kung normal ka lang na hindi nagko-compete, sa tingin ko, natural bodybuilding is a way to go. Kung gusto mo lang maging health conscious. Pero kung talagang gusto mo mag-compete, guys, hindi kita pipigilan. Ang sa akin lang, guys, disclaimer, mag-consult kayo sa doktor at dun sa mga eksperto, guys, para tama lahat ng gagawin nyo at hindi kayo magkaroon ng problema in the future. Sana may natutunan kayo guys sa ating konteksto ngayong araw na to. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe and hit that notification bell button para updated ka ASAP sa lahat ng content upload. Thank you for watching guys. Till next time. Peace out.